Dahil may kanya-kanyang pamilya rin at trabaho. Nauunawaan ko naman sila. Pasalamat nga ako na nabibigyan pa nila ako ng panahon kahit alam ko na abala rin sila. Sa palagay ko noon ay hindi naman critical ang kalagayan ko dahil nakakatayo pa rin ako at nakakalakad. Nakakapag-isip ng matino kahit pa nga sa ulo ang tama ko. Ang sabi nga ng mga doktor ay oobserbahan pa ako. Ilang araw din akong nanatili sa ospital. At sa ilang araw na nanatili ko, ay may ilan akong napansin na hindi normal. Una roon, ay noong nagising ako ng 10 oras ng gabi. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras. Basta gabi na. Madilim na kasi sa labas. Nagbato, ay wala ang bata roon. Sinilip ko pa sa ilalim ng kama. Lumabas pa ako. Pero wala ni Anino noong bata. Nawirduhan na ako. Pero hindi ko nalang pinansin. Natulog ako at pilit na kinalimutan ang batang yon. Ano yan? Siya yung may sakit? The next day ay sinabihan ako ng doktor na ayos lang naman daw ang utak ko. Wala raw blood clot na dapat ipag-alala. Malapit na raw akong makalabas. Kinagabihan na naman, pagkatapos kong kumain, ay nakatulog ako kagad. Pero nanaginip ako na may batang lalaking takbo ng takbo sa harapan ko. Sa totoo lang, ay hindi ko matiyak kung panaginip yon. Dahil dinig na dinig ko ang tsinelas niya na parang basa na tumatapak sa sahig. Nagising ako at nagbulat. Wala namang bata at nakasarado pa ang pinto ng kwarto ko. Doon ko na-realize na pamilyar ang dana sumilip sa ilalim. Pero bago ako tuluyang makayuko, ay may narinig na naman akong mga katok. Hindi sa pintuan, kundi sa bintana. Napahawak ako sa dibdib ko, sabay lingon sa bintana. May babaeng kumakatok. Gamit ang kuko niya. Isang babae ang nakatingin at nakangiti pa sa akin. Sa suot niya ay nahulaan ko na isa siyang nurse. Sinenyasan niya ko na buksan ang pintana. Napailing na lang ako at lumingon sa ilalim ng kama. Nawala yung kaba ko dahil doon sa babae. Kaya nagawa kong sumilip sa ilalim ng kama. Wala namang bata roon. Nagpumatok kami sa bintana at doon ko naalala yung babae. Sinesenyasan niya uli ako. Nabuksan ko yung bintana. Pero may narealize ako, Sir Neb. Nasa third floor ang kwarto ko. Paano siyang nakarating doon? Tumalun uli ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na pinansin yung katok sa bintana at lagapak ng tsinelas sa sahig na bumalik na naman. Nagtakip ako ng unan sa ulo at nagdasal. Kumikit ako ng mariin hanggang sa makatulog na rin ako sa wakas. Nagtatalo ang kalooban ko noon. Kung sasabihin ko ba sa doktor na may mga nakikita akong hindi pangkaraniwan. Tiroon sa maliit na salamin ng pinto. At nakita kong kaaway noong pasyente yung bantay niya. Galit na galit yung lalaki. Tapos sabi niya pa, bakit ba pinipilit mo ko? Hindi pa nga pwede. Ayoko pa. Natatawa ako noong pumasok ako sa kwarto. Kasi feeling ko, kumahan ng mana ang pinag-uusapan nila. Bago umaisara ang pinto, ay nakita ko pang lumabas yung pasyente at yung bantay niya. Naging okay na rin yata sila. Dahil siguro sa sobrang antok, ay payapa ang tulog ko ng gabing yon. Kinaumagahan, ay lalabas na ako. Habang inaayos ko yung mga tabik ko, ay may narinig na naman akong komosyon sa labas. Doon uli sa katabi kong kwarto. Hindi ko na lang pinansin kasi pumasok na rin yung doktor ko.
Matapos ang usapan namin ay hindi ko na napigilang magtanong tungkol sa pasyente sa kabilang kwarto. Nagulat na lang ako, Sir Neb, kasi noong madaling araw daw nang mag-ikot ang nurse ay nakitang patay na ang lalaki roon. Sabi ko, baka inatake sa puso kasi nakikipagtalo sa bantay niya kagabi. Sumabat yung isang nurse at sinabing wala raw bantay yung lalaki kagabi. Kaya nga raw nagtatalo yung mga kapatid at anak. Nagsisisihan dahil walang bantay na naiwan. Hindi na lang ako umibo. Inisip ko na normal lang ang nakita ko dahil nga nasa ospital ako. Pero nakakapangilabot kung iisipin mo, Sir Neb. Ibig sabihin ba ay nakita kong sinundo ang kaluluwa noong lalaki? Isang taon na ang nakaraan magmula ng ma-ospital ako, Sir Neb. Pero hanggang ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga kaluluwa. Siguro nga ay hindi na damage ng aksidente ang ulo ko. Kaso, may nabuksan naman na hindi dapat. At ito ang naging dahilan kung bakit nakikita ko sila.